Ngayong Tuesday sa It's Showtime! Paano ipapakita ng isang ina ang pagmamahal sa isang anak? Maalaala mo kaya? It's the finals of the UAAP Season 85! This is ABS-CBN. Ako po si Peter Musngi, ang tinaguriang boses ng ABS-CBN. Pantay Bata 163. Doble ang saya this Saturday! Pasada sa East 30! Make it with you soon on ABS-CBN. Dapat makapture mo yung spirit of the program, the energy of the program, at mga piling MOR station, the branding of the program. Keep shining, kapamilya! Nagsimula ako sa pag-voiceover. Ilang dekada na nakakaraan. Nagsimula ako bilang spinner sa isang provincial station. Actually, binawalan pa nga ako na mag-adlib on the air. Not even time check. Ito ang oras natin, mga kaibigan. 5 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Pero sabi ko, bakit kaya hindi ako mag-apply? Ang tawag nun ay announcer. Hindi ko masyadong uso yung terminolohiyang DJ. At dun nga nagsimula dahil boses ang puhunan. Siguro mga 2 beses akong nahindian sa 3rd pagkakataon ng aking pag-a-apply. Doon pa lang ako nakuha. Mula nga noon, I think that was 1987. At hanggang ngayon, ako pa rin ang tinaguriang boses ng ABS-CBN. Ito ay simula pa lang ng kasaysayan ng ABS-CBN. Marami pa ang darating na pagbabago, kasabay sa pagbabago ng buhay ng Pilipino. Ako'y gumraduate bilang isang accountant. Ako lang yung double CPA sa Pilipinas. A certified public accountant and a certified public announcer. Lahat na halos ng scripts na basa ko na, ngunit patuloy ang pag-aaral, patuloy ang paghahanap ng bagong estilo. So, nasa linya po natin ngayon ang the man of the hour. Yes. Natutuwa ako nung unang panahon na yung boses ko kalat na kalat, pero nakakasakay ako sa jeep at nakakasakay ako sa taxi. At wala naman nagtatanong sa akin na parang familiar yung boses niyo. Ayun ang maganda kasi hindi ako nakikilala. Kaya, this Sunday, my free concert for all. Back-to-back-to-back performances from your awesome family. Nung hindi pa ako nagre-retiro, I was the head of Manila Radio ng ABS-CBN. Also, the managing director for ANC and the head of ABS-CBN Sports. To me, the most challenging at saka the most emotional voice-over task that I had to go through was announcing the passing of Kapitan Henny Lopez. Talagang nanginginig ako noon sa takot. Kasama na yung emosyon dahil isa sa pinuturing na tatay, no, sa ABS-CBN ay si Ginoong Henny Lopez Jr. Whatever we do and wherever we go, we shall always be faithful to our commitment of being in the service of the Philippines. Na-meet ko ang aking butihing may bahay nung nasa isang radio station ako noon at meron kaming contest. At nakita ko siya sa glass window ng aming booth dumaan. At bigla akong nabighani. Hindi ko alam kung talagang fate. Fate yun. Ano? That was 43 years ago. Meron kaming 3 supling. Si Rain Musngi na isa sa mga ANC on-air anchors, no? Good morning, I'm Rain Musngi. Here are the headlines this hour on ANC. Yung pangalawa naman ay si Mike na isang kapitan sa Air Asia. At yung pangatlo ay si Kevin na siya namang tagapamahala ng aming mga maliliit na negosyo sa Isabelas. Unang-una siguro na gusto kong matutunan ng aking mga anak, ng aming mga apo, yung pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya. At siguro higit sa lahat yung paggalang at pagmamahal sa Diyos na lumikha.
This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. Sabi ko nun, linya lang naman na binabasa yung in the service of the Filipino worldwide. Pero pagkatapos ng 30 taon na binabanggit ko ito, naging parte na ng aking paniniwala at ng aking pakiramdam sa loob. Kapag sinabi natin, in the service of the Filipino worldwide, ang pakiramdam ng iba, lalo na yung mga nasa ibang bansa, talagang pwedeng ipagmalaki ang pagiging Pilipino. I think the magic of a voice is such that parang yung paborito mong kanta na pag napakinggan mo,